Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kayong hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, Ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang Salita ng Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli'y tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na puon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli'y tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob, purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya ay papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli'y tumutunog. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa. Magmula sa tronong banal at dakila ang mabuting balita. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli'y tumutunog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at naglukluk sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking ama, kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos, sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betania, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila. Pagkatapos, sila'y nagbalik sa Jerusalem, taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at do'y nagpupuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw ng linggong ito na very special, mga kapatid sa pananampalataya. Ito po ang Ascension Sunday o ang pag-akyat ng Panginoon sa langit. Alam po ninyo, mga kapatid sa pananampalataya, if I may share so, kung tayo po ay mayroong plano sa buhay, nakalagay doon po ang mga mahalagang mga milestone ng ating buhay. Ano ha? Siyempre, birthday, baptism, mga sacraments, pag-aaral, graduation, o anuman, marriage, o ordination, o anuman, naka-programa po iyon. Bakit po binanggit ito? Sapagkat sa Panginoon po, ganyan din po. And the Word was made flesh. Oo, the angel of the Lord declared unto Mary. Yan po, hindi yan. Pagkatapos niyan, ipinanganak siya, birth of our Lord. Pagkatapos niyan, nangaral siya. Pagkatapos niyan, naghirap siya, namatay sa krus, inilibing, at pagkatapos, nabuhay na maguli. Yan po yung mga main events, ika nga. At pagkatapos noon, siya'y nabuhay na maguli. Alright. So, andyan na tayo. The resurrection of the Lord. Pero, pagkatapos po niyan, ay meron pa ring naganap na mahalagang event sa buhay ng Panginoon at yan ang kanyang pag-akyat sa langit. Physical na nangyari po yan kasi si Kristo po ay may katawang tao. Siya po ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya yung pong umakyat sa langit ay walang iba kundi ang Panginoong Kristong Diyos na naging tao. Hindi na po mawawala yung kanyang pagiging tao. Forever na po iyon. Jesus is truly man. Jesus is truly God. The Son of God made man. Ngayon, ano po ang kahulugan naman nitong pag-akyat sa langit ng Panginoon? Yan po ay ang kanyang pagbabalikbayan. Balikbayan po siya. Bakit? Doon po siya galing . Nagkatawang tao lamang siya, bumaba, ngayong mission accomplished na po, di siya po ay babalik na doon. Ayun. So una, ascension means hindi lamang yung physical na pag-akyat sa langit, kung hindi ang maluwalhating pagbabalik bayan ng Panginoon sa kaharian ng langit. Yan ang sinasabi ng Ebanghelyong ito. Pero bago natin malimutan, bago pa umalis o pumailan lang ang ating Panginoon bago siya umakyat sa langit, nagtagubilin siya sa kanyang mga alagad at ito'y kasama tayo na ang kanyang mga alagad at tayo daw ay mga witnesses o mga saksi ng buhay ni Kristo, ng kanyang muling pagkabuhay, saksi ng kanyang mabuting balita na ito naman ay ating ikakalat, isha-share sa buong sanlibutan. Wherever we are,
to whomever we meet, i-share natin ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. So ngayon, balik tayo sa Ascension. Ang pag-akyat sa langit, number one, balikbayan ang Panginoon. Pangalawa, yan ang maluwalhating pagtanggap sa langit sa ating Panginoon. Can you imagine the joy? Eh yung nga magkaroon tayo ng boxing champion na dumadating, ay may parada na, katakot-takot na parangal. Ito nga meron tayong Miss Universe na bumabalik, ay katakot-takot na parada, katakot-takot na parangal. Ay si Kristo pa, na anak ng Diyos, na nagpakababa, nagsakripisyo hanggang kamatayan, ang bumalik sa langit, ay katakot-takot na saya. Hindi natin ma-imagine ang pagtanggap na ito ng mga anghel, ng mga banal, at higit sa lahat ng Diyos Ama at ng Espiritu Santo sa Kanyang anak na masunurin sa Kanyang kalooban. Yan po ang isa sa mga aral. Balikbayan, maluwalhating pagtanggap sa Panginoon, at ang sunod pa, si Kristo ay nauna lamang dyan sa atin. Ibig sabihin, sapagkat siya ay naging taong katulad natin, may malasakit siya sa atin. Dadalhin niya tayo doon. Para bang yung mga nag-immigrate sa Amerika o sa Canada, Australia, New Zealand, pagka okay na sila doon, anong sunod nilang gagawin? Ipe-petition, dadalhin sa kanilang kinaroroonan ang kanilang mga mahal sa buhay upang sila din ay mag-enjoy doon. Ganyan din po ang ating Panginoon. Ang buhay po dito sa lupa ay may katapusan. Ang tunay na buhay ay walang katapusan. Doon po sa langit yon. At doon tayo dadalhin ang ating Panginoon so that we will enjoy the love of God, the peace, the joy of the Lord, the happiness of the Lord. Ang makapiling siya, ang makita siya, ang kaligayahang walang hanggan sa kaharian ng langit. Yan po ang ibig sabihin niya. So, dahil po dito, meron po tayong assignment. Una, ipangaral, i-share ang mabuting balita ng ating Panginoon para mas marami pa ang makasama, ika nga, sa biyaheng ito papunta sa langit forever. Pangalawa, asikasuhin natin ang ating sarili na tayo'y laging tapat sa Panginoon. Laging masunurin sa Panginoon. Laging nagmamahal sa Panginoon. Walang iwanan sa Panginoon. Sapagkat kung dito sa lupa, tayo walang iwanan sa Panginoon, sa langit, lalong walang iwanan ang Panginoon sa atin. Magkasama na, together again, forever and ever, kasama ng ating mga mahal sa buhay. Kaya ipagdarasal natin ang isa't isa, ipagdarasal ang ating mga pamilya, mga mahal sa buhay, and nang tayo ay sama-sama mag-enjoy ng kaharian ng langit, magpakailanman. Amen. Muli, mabuting balita ng Panginoon, si Kristo ay nagbalikbayan sa kaharian ng langit at tayo ay Kanyang pinaghahandaan na Kanyang dalhin doon pagdating ng tamang panahon. Amen. Happy Ascension Day.
through his loving eyes.